Alam mo, eh, para ho sa ano, nakakatuwa kasi may accomplishment ho ang ating presidente. Sabi ko nga sa inyo eh, pag may maganda naman, eh pinapalakpakan naman natin. Pag mali, binabanata natin. Ganyan ho tayo dito sa ating channel. At ngayon, eh, may maganda naman pong resulta na nakita ko ho, napanood ko. Sikat na ho ang ating presidente sa international. Palakpakan po natin. Ah. Diba? Alam nyo, ito hong si ating presidente, eh, kilala na ho, international. At nakakatuwa kasi, syempre, eh, presidente natin ito. Eh. Panoorin ho natin ito, ha? Breath after that, it's time for Final Jeopardy. It's anybody's game. Let's take a look at the category. Current world leaders. Give that some thought. Make your wagers. The clue. We are back. The category current world leaders. Here's your clue. In office from 2022, the president of this country has taken so many foreign trips, a play on his name is Ferdinand Magellan Jr. You have 30 seconds. Good luck. Talagang ang lalim pa ng isip nila. O, talagang iniisip pa nila. O, kung ano kayang tamang sagot? Oh, talagang ang lupit. Sipin mo, ang lalim nun. We'll begin with Allison Purcell. Allison, what did you come up with? What is Spain? Fortunately, that's not correct. And how much did you wager? $10,599. Talo ka, te. Wala kang alam sa current world. And leaving you with $1. Let's go over to Avi Gupta. What did you come up with? What are the Philippines? That is correct. Yon! Ferdinand Marcos Jr., also known as Bongbong. And how much... Bongbong? Sikat ka na, Mr. President! You're the best! Palakpakan naman natin ng ating presidente! Palakpakan! Magpalakpakan! Sinabi ko nang pumalakpak eh! Bongbong? How much did you wager? $4,500. That gives you $21,300. And you... Oo, grabe yung ano, no, yung pera nila, no, 16,000 talaga, parang 16 million. Grabe, palakpakan! We're in the lead for the moment. Let's go over to Jack Izzo. Jack, did you come up with the Philippines? No, you did not. What is Ukraine? That is not correct. And how much did you wager? 14,401, leaving you with 4,799. Avi, you've done it again. Congratulations. Oh, grabe, palakpakan natin. Bagong Pilipinas, bagong mukha. May prinsipyo, may isa. Kaibigan nyo. Kaibigan nyo. Grabe, no? Huwag kayong ganyan next month. Ah, alis na naman siya. Grabe naman yan. Seryoso ba? May concert na naman? May world tour? San kaya? San ba may iba pang ano, account? Ay, account. Sorry na. Mali. San ba may ibang ano, bangko? Ay, mali. Sorry naman. Ah, sorry. Pasensya na. Ay, nako. Anyway, ako natutuwa po ako dahil kilala na ho. Kasi, di ba, isa yan sa... Actually, yan lang ho ang dahilan kung bakit tumakbo daw siyang presidente para po para sa kanilang pangalan, di ba? Political survival ng kanilang pangalan. At ngayon, totoo naman, nababawi na nila ang pangalan nila. Ngayon, kasi alam nyo, hindi ako nagbibiro. Ako hindi nagbibiro na talaga naman nung panahon na sila ay pinatalsik dito, yung pamilya dito, eh sobrang pinasikat na mga dilawan itong si Cory Aquino. Ngayon, wala na. Wala na yung mga dilawan. Napunta na yan sa kanal, di ba? Napunta na, nakanal na ho, inodoro na ho mga pinklawan tsaka mga dilawan. Eh ngayon, ang bida na ang mga Marcos. Kaya nakakatuwa kasi talaga naman eh. Mantakin mo, kumita na sila limpak-limpak na salapi doon sa Made in Malacañang. Oh. Tapos ngayon kumita na ngayon sa martyrs or murderer. So ibig sabihin,
talagang bawing-bawi na. Oh. And wala ako sinasabing si Marcos o ang kumita doon. Ha. Hindi yun ang sinasabi ko. Kung sino man yung nag-produce niyan. Oh, hindi ko sinasabing si Marcos. Ha. Pero gayunpaman, bawing-bawi na nila. Ngayon, hirong-hiro na ang dating nila. Ay, di ba? Ganun lang naman ang kasaysayan. Para ang sabi nga ang mundo, bilog yan eh. Dati, nasa ibabaw ang mga Aquino. Ngayon, nasa ibabaw mga Marcos na. O, di ba? Bilog yan. Ganun talaga buhay. O. Tapos, sikat na rin sila sa buong mundo ngayon. Kita nyo naman, ultimong game show ng Amerika. Amerika ba ba yan? Hindi ako sigurado. Ha? Baka mama, ma-fake news ako. Hindi ko kasi pinanunod dyan eh. Di ba international na game show sila na ang topic. Sikat na ko sila. Oh, pambira.